Napakalaking kawalan sa showbiz ang pagpanaw ng Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Kamakailan, si Susan Roses ay isa sa may mga pinakamaraming leading man simula noong 1956 hanggang 2003. Kilalanin natin ang mga lalaking minsan ay nakatambal ni Susan. The Philippine Showbiz List presents mga aktor na naging leading man ni Susan Roses. Romeo Vasquez. Ang former matinee idol ng Philippine cinema na si Romeo Vasquez ay nakasama si Susan Roses nang pinakilala siya sa pelikulang Miss Tilapia noong 1956. Nagkasama rin sila sa Sino ang May Sala at sa immortal love story na Maruha. Ang ilan sa mga pelikulang pinagsamahan nila ay sa Mga Anak ng Diyos, Mga Ligaw na Bulaklak, Prinsesa Gusgusin, Mga Reyna ng Vix, Tawag ng Tanghalan, Lover Boy, Pitong Pagsisisi, Debutante, Kahapon Lamang, Ipinagbili Ko ang Aking Anak, Sa Hardin ng Diyos, Amy, Susie, and Tessie, Dugo sa Aking Kamay, Limang Yugto ng Buhay, Batas ng Lipunan, Romansa sa World's Fair, Pag-ibig, Ikaw ang May Sala, Bayan Ko, Lumaban Ka, Mula Lang Kita'y Iibigin, Bakasin Mo sa Gunita, Bandana at Tanikala. Luis Gonzalez. Si Luis Gonzalez ay isa sa mga big star ng Sampaguita Pictures noong 1950s at 1960s at ang leading man ng lahat ng Sampaguita female stars na halos ay nakatanggap ng FAMAS Best Actress Awards. At isa na nga rito si Susan Roses. Ang kanilang unang pelikula ay Ang Boksingera noong 1956 at sinundan pa ito ng Eka Babagot noong 1961. At ang huling pelikula na pinagsamahan nila ay Ang Maruha noong 1967. Eddie Arenas. Nagkasama sina Eddie at Susan sa Kulang sa Pito at Torquata na gumanap si Susan bilang isang babae naghahanap ng pag-ibig at makakasama sa buhay na nahanap niya sa karakter ni Eddie na isang mabuting lalaki. Jose Marie Gonzalez. Si Jose Marie Gonzalez noon ay isang studio era matinee idol, isang recording industry mover at sinasabi na sinimulan niya ang trend ng Tagalized Mexican telenovelas. Kasagsagan ng late 50s at early 60s ang kasikatan ni Jose Marie bilang movie star. Nagkasama sila ni Susan Roses ilang mga hit movies para sa Sampaguita Pictures. Kasama na rito ang Beatnik, Amy, Susie, and Tessie at Dance-O-Rama. Tito Galia. Dual role ang ginampanan ni Susan Roses bilang si Senyang at Roberta nang magkasama sila ni Tito Galia sa pelikulang Tulisan noong 1962. Nagkasama pa sila sa mga pelikulang Dope Addict, Madaling Araw, Mga Anghel sa Lansangan, Prinsesa Gusgusin, Sa Puso ng Isang Ina, Torquata, Cover Girls, Pag-ibig, Ikaw ang May Sala at Abaruray Abarinding. Eddie Gutierrez. Ang dalawang pelikula ni Eddie Gutierrez at Susan Roses na tumatak sa mga manonood ay Ang Pangarap Ko Ikaw at Feel na Feel. Nagkasama rin sila sa ilang mga pelikula gaya ng Joey, Eddie and Lito, Susanang Daldal, Susan Susay Susi, Susanang Twist, The Big Broadcast, Amalyang Mali-Mali vs. Susanang Daldal, Sabina, Abaruray Abarinding, Eddie Loves Susi, Binibiro Lamang Kita, Hamon sa Kampiyon, Leron Leron Sinta, Jukebox Jamboree, High Society, Mga Kanyon ng Korehedor, Sweet Valentines, Ang Maganda Kong Kapitbahay, Portrait of My Love, I'll Dream of You, Anong Ganda Mo, To Love Again, Adios Mi Amor, Inday-Inday sa Balitaw, Paano Kung Wala Ka Na, 1 plus 1 equals 12 plus 1, Love Boat, Kambal Toko, Here Comes the Bride, at Isinakdal Ko ang Aking Ina. Lito Legazpi. Si Lito Legazpi ay 1960s matinee idol. Nilaunch siya noong 1962 ng Sampaguita Pictures sa pelikula na Love na Love Kita kasama si Susan Roses bilang ang kanyang leading lady. Nagkasama rin sila sa Susan Susay Susi, Sabina at Libis ng Baryo. Greg Martin. Noong 1950s, isa si Greg Martin sa heartthrobs ng Sampaguita Pictures. Ang kanyang boyish charm ay naging dahilan upang magustuhan siya ng mga kababaihan. Nagkasama sila ni Susan sa mga pelikula gaya ng Wedding Bells, Kahapon Lamang at Ulilang Anghel. Juancho Gutierrez. Ang 1960s screen heartthrob si Juancho Gutierrez ay kilala bilang si Mr. Number 1. Nagkasama sila ni Susan sa Madaling Araw, Dope Addict at Sa Puso ng Isang Ina.
Vic Vargas. Bumida si Vic sa maraming mga pelikula noong early 1960s hanggang 2002 at nagkasama sila ni Susan sa pelikula na Sa Bilis Walang Kaparis noong 1964. Ronaldo Valdez. Nagkasama sila Ronaldo Valdez at Susan Roses sa 10 pelikula. Ang kanilang unang pelikula ay sa Mariang Condesa noong 1966 at ang pinakahuli na nagkasama sila ay sa Isinakdal Ko Ang Aking Ina noong 1997. Ilan rin sa mga pelikula nila ay ang Pepe and Pilar, Sit Sirit Sit Alibangbang, Buhay Artista, Kaming Taga-ilog, Dalawa Ang Nagdalang Tao Sa Akin, Pandemonium Langit Lupa at Impyerno at Bunsong Kirubin. Dolphy. Sinabi ni Susan na 14 years old siya nang pumasok sa showbiz at sinabi niya na tinulungan siya ni Dolphy at Panchito para sa kanyang mga acting project. Ang kanyang unang pelikula na Boksingera ay kasama si Dolphy. Gumawa siya ng napakaraming pelikula kasama si Dolphy under sa RVQ Productions. Noong lamang 2006 na nagsimula siya lumabas sa TV na nagkasama sila ng comedy king sa sitcom na John and Shirley. Kilala si Dolphy na isa sa mga closest friends ni FPJ. Nagkasama pa sina Susan at Dolphy sa Pepe and Pilar, Buhay Artista, Sit Sirit Sit Alibangbang at Kaming Taga-ilog. Eddie Rodriguez. Noong mid-60s, bumida si Susan sa isang love triangle sa Itinakwil Mang Kita. Kasama niya sila Mario Montenegro at Eddie Rodriguez. Nagkasama rin sila ni Eddie sa Hanggang sa Kabila ng Daigdig at ang lahat ng ito, pati na ang langit. Ricky Belmonte. Kilala rin noong 1960 si Ricky bilang isa sa mga Sampaguita Pictures talents at nagkasama sila ni Susan sa pelikulang Si Shanang at Ang Pitong Chikiting noong 1966. Nestor De Villa. Si Nestor De Villa na parati noong nakakas sa mga musical films ay nakasama si Susan sa pelikulang Headlines noong 1966. Bob Soler. Si Bob Soler na kilala sa kanyang pagganap noong 1964 bilang si Captain Barbell ay nakasama si Susan sa mga pelikulang Dan Dan Soy, Suwani at Cover Girls. Eddie Mesa. Si Eddie Mesa na may nickname na Elvis Presley of the Philippines ay nakasama hindi lang si Susan kundi pati na rin si FPJ. Naging leading man siya ni Susan sa mga pelikulang Dedicated to You, Let's Do the Freddy at To Susan with Love. Joseph Estrada. Naging leading man ni Susan ang aktor at dating Pangulong Joseph Erap Estrada sa pelikulang Buhay sa Buhay noong 1965. Si Erap rin ay matalik na kaibigan ni Fernando Poe Jr. at ninong ng anak ni na Susan at FPJ na si Grace Poe. Ramil Rodriguez. Ang veteran actor na si Ramil Rodriguez ay matini idol noong 1960s at kabilang sa mga sikat na Sampaguita Picture Star 66. Noong 1966 ay tinawag siyang Prince of Philippine Movies. Naging full-pledged actor siya sa Kulay Roses Ang Pag-ibig kasama si Susan. Ilan din sa mga pelikulang pinagsamahan nila ay ang The Dolly Sisters, Mga Rey ng Encantada, Double Date, To Susan with Love at Florinda. Dante Rivero. Sina Dante at Susan ay nagkasama sa 8 pelikula. Ang kanilang unang pelikula ay ang Bandana noong 1968 at huli silang nagkasama sa Munduman ay Magunaw noong 1990. Nagkasama rin sila sa Bilago Ang Puso, Florinda, Patayin Mo sa Sindak si Barbara, Maligno at ang lahat ng ito pati na ang langit. Eddie Garcia. Nagkasama sina Eddie at Susan sa pelikulang Nasaan Ka Nang Kailangan Kita. Kilala si Susan na malapit kay Eddie dahil sa pagiging matalik na magkaibigan nito at na kanyang asawa na si FPJ. Anya Walang Kaparis sa kanyang masasayang alaala sa mga panahon na kasama si FPJ at si Manoy. Bilang isang malapit na kaibigan, malaki din ang pasasalamat ni Susan sa aktor na isa sa mga unang dumamay sa kanya ng bumanaw ang The King. Philip Salvador. Ang 3-time Famous Award-winning actor na si Philip Salvador ay nakasama ang Queen of Philippine Movies sa mga pelikulang Patayin sa Sindak si Barbara, Adios Mi Amor, Gumising Ka Maruha, at Sapagkat Kami Mga Misis Lamang. Bert Tawa Marcelo. Sa pelikulang Hoy Wala Kang Paki noong 1984, nagkasama sina Bert at Susan. Bernard Bonin. Si Bernard Bonin ay isang Spanish-Filipino actor na sumikat noong 1965 sa pelikulang Palos. Naging leading lady niya si Susan sa pelikulang Buy One Take One noong 1988. Romano Castelvi. Si Romano Castelvi ay ang Pinoy James Bond. Sa pelikulang So Happy Together, nagkasama sila ni Susan. Mario Montenegro. Kilala si Mario Montenegro sa kanyang mga heroic leading roles. Naging leading lady niya si Susan sa pelikulang Itinakwil Man Kita noong 1966. Robert Jaworski. Ang basketball legend na si Robert Jaworski ay naging leading lady si Susan Roses noong 1976 sa pelikulang Sapagkat Kami Mga Misis Lamang.
Christopher De Leon. Naging leading man naman ni Susan ang sikat na aktor na si Christopher De Leon sa Chinoy family drama film na Mano Po 2 noong 2003. Fernando Po Jr., lahat ay nakakakilala na ang King of Philippine Movies sa si FBJ at ang isa sa mga local movie industry's greatest and natural beauties sa si Susan Roses ay may nickname na Ronnie and Susan para sa kanilang mga fans. Napahanga ng love team nila ang mga manonood ng kanilang pelikula gaya ng Sa Langit at Lupa, Magpakailanman at Tanging Ikaw. Ang on-screen couple na sina FBJ at Susan ay ikinasal sa totoong buhay noong 1968. Ilan pa sa mga pelikulang pinagsamahan nila ay Ang Daigdig Ko Ikaw, Pilipinas Kong Mahal, Zamboanga, Sorrento, To Susan with Love, Perlas ng Silangan, Ikaw ang Lahat sa Akin, Divina Gracia, Sa Lagintot sa Lagubang, Carnaval, Juan de la Cruz, Mahal Saan Ka Nang Galing Kagabi, Mahal, Kinagabi Ka Na Naman, Manager si Commander, at No Retreat, No Surrender si Commander. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!